I'ma do it anyway. Gonna beat up. Want your bad love. Oh! TGIF! Site of aging. Hindi yan site of aging. Ay. Ayun. Wrong. Pinakabata. Wrong. Pinakabata. Sunod na bata. Sunod na bata. Pinakamaganda. Si Wong. Got you. Pag-birthday na to si Angie, welcome to the 20s. Oh my God, I'm an adult. 20. At dahil dyan, oh no. Matandaan ako. At dahil dyan, simulan na natin ang pa-audition para sa mga nangangarap na maging extraordinaryong artista dito sa... Extraordinaryo! Ano ba ang pagdadaanan ng mga extra? Let's all watch this. Let's go! Extra lights, extra camera, action! Ready na para sa kanilang extra roles ang ating mga extraordinaryo! Araw-araw, dalawang extraordinaryo ang maglalaban-laban sa iisang extra role. Sila ay dadaan sa dalawang round kung saan masusubukan ang ekstrang galing nila sa aktingan. Sa round 1, kailangan gamitin sa pag-arte ang ibibigay na ekstrang bagay habang ginagampanan ang role of the day. Sa round 2, isang sikat na eksena sa pelikula o palabas ang kanilang e-ekstrahan. Aral, ano ba? Huwag kang... Ma'am! Ma'am, si Ralph nangungopia, oh! Ma'am, di po ako nangungopia. Baka siya po. Ang huhusga sa kanila, kayo mga tropay! Sa pagtatapos ng bawat round, bubuksan ang botohan. 40% ang total ng scores ay magmumula sa round 1 at 60% naman sa round 2 for a total of 100%. Ang makakakuha ng mas mataas na pinagsamang scores ang tatanghaling extraordinaryo of the day at babalik sa Sabado para makalaban sa level up na aktingan ang iba pang mga daily winners. All cameras are rolling na, kaya ready for action na ang mga bibidang extraordinaryo! Yes! Napanood nga natin kung anong pagdadaanan ng ating mga extraordinaryo. Kaya naman, ang mananalong extraordinaryo of the day ay makakatanggap ng 3,000 pesos! At merong 1,000 pesos po ang hindi papalarin. Kaya naman wala pa rin talo. Uy! Kaya naman mag-tweet, mag-post na sa amin. Gamitin lang ang official hashtag na hashtag Paigalingan, hashtag Extraordinaryo at hashtag Pai Channel. Yeah. Oh, ayan! Simulan na natin ang Extra Paigalingan this week. Ang genre ng paglalabanan ng ating mga gustong mag-audition bilang extra ay... Yes! And for today, ang extraordinaryong role na paglalabanan ay Extrang Party Crusher! Uy! Aba! Crusher! Na-experience yun na ba yan? Maging nag-party crush. Crush kayo? Oo naman. Ah! Oo! May ilig sa party to eh! Diba? May ambag wala. Parang ano, feeling in... May ambag wala. Pero ngayon hindi ko na ginagawa. May ambag wala. Nagbigay naman ako ng gift. Ah! Pero ngayon, as long na walang invite, kailangan na invite. Ay, oo, diba? Ay, mahirap pumunta nang hindi ka iniimbita. Ay, oo. Makakahiya talaga yung gano'n. Tawag doon, professional lang ang nakakagawa ng mga gano'n. Hindi dapat tularan. Huwag tularan. Hindi dapat tularan. Kayo, na-try niyo yung mga gano'n. Ikaw, Angie? Hindi. Pero, but speaking of invites, I invite you sa birthday party ko sa 23rd. Yay! Ayun, hindi tayo gatecrasher. Hindi tayo gatecrasher. Invited kami. Meron ano, yes. Merong resibo. May resibo. And God's happy birthday, Angie! Happy birthday! At saka Friday din yun. Buo din tayong Paigalingan squad, no? So it's also a mini birthday celebration before your birthday celebration here in Paigalingan. Yes. Pero ito, balik tayo sa competition. Sino kaya ang magiging party crusher for today's video? Simulan natin kay Extra Party Crusher number 1.
po si Jana, gaganap bilang extra party crusher. Jana! Hi, Jana! Hi, Jana! Bati ka sa ating katropay! Ay, ang ganda ni Jana. Ako po si Jana Marie Monteverde, 18 years old, galing sa Davao City. At ako po ay gaganap bilang ex-tang party crusher. Okay. Si Jana parang pa-party na talaga. Oh, yes! Naka-outfit ni. Pero Jana, welcome sa audition para maging ex-tang party crusher. Tingnan natin kung anong isinulat mo sa iyong audition form. Ayan, si Jana ay 18 years old from Davao, first year BS Tourism Management. Talentado simula pagkabata at consistent na honor student. Uy! At nagla-livestream din siya lagi because live streaming is live. Kasali sa tribo ng Tagabawa, Bagobo. Wow! Wow! Jana, kwentuhan mo naman kami kung ano ang Tagabawa, Bagobo. Ako alam ko yan, pero kwentuhan mo ating mga katropay para ma-enlighten sila. Yung Tagabawa Bagobo po is tribe pa, and kasali po ako doon. Ayan! Which and, part of the Philippines? Ano, hanggang ngayon din po, pinapanatili pa rin namin yung mga kultura, mga practices po. Tamang. Ano ba yun, Jana? Sayaw-sayaw ba yun? Sayaw, may sayaw yun? Tribo! Opo, yes. May sayaw din po kami, may mga instruments. Oh. Yes! Saan party kayo ng Pilipinas, Jana, matatagpuan? Sa iba't ibang ano po, lugar, marami po. Pero kami po, originally kami from the real Davao City po. Ayan, mga taga Davao sa Mindanao, talaga naman. Pero ito, anong talent mo simula pagkabata ka? Kasi ito sabi mo, talentado ka na simula pa pagkabata. Oh, sana all. Jana, ano yung mga talent? Bata pa lang po ako, sumasali na po ako sa mga pageant po. Tapos, nagsap lang po ako nung nag-pandemic. And, nag-modeling din po ako. Tapos, hanggang ngayon po, content creator po ako. Nag-endorse po ako ng iba't ibang product. And, ayun po. Wow. Aba, ang daming ganap sa buhay nito ni John. Ba, 18 pa lang, pero ang dami ng ginagawa sa buhay. Yes! At ito ha, consistent na honor student. Oh, hindi lang maganda, hindi lang magaling, masipag at matalino. Yes! Oh, talentado pa. San ka pa? Nagsusunog ng kilay. Ay, ganun ba yun? Yes! Pero paano mo naman na-maintain yung pagiging honor student mo despite na dami mong ganap sa buhay? Opo. So, kahit ano pong ginagawa ko sa ano sa buhay ko, nagmo-modeling po ako, nagpa-pageantry, hindi ko po talaga kinakalimutan yung pag-aaral ko. Oh. Ito pa, kasi live streamer siya. Oh, yes. So, Jana, gaano ka ba kadalas nagla-live stream? At ano ba yung mga content na ginagawa mo sa stream mo? Noon po, palagi po talaga ako nagla-live stream. Noong, simula nung nag-pandemic po, nagla-live stream po ako sa iba't ibang ano social media accounts. And yung ginagawa ko po doon is, gumagawa ako ng mga poetry. Ganun po. Poetry? And sometimes din po, nag-makeup din po ako doon. Grabe! Ang daming ganap sa buhay! Oh, nice one, Jana! Maraming salamat sa iyo, Jana! Ayan, kaya naman kilalanin natin si Extra Party Crusher number 2. Ako si Julius, gaganap bilang Extra Party Crusher. Please welcome Julius! Hey! Hello, Julius! Bati ka sa mga katropay natin! Hello, mga katropay! Oy! Grabe! Ah, Julius! Julius pala! Sorry, medyo yung mga intel ko dito ang sabi Julius. Julius! Welcome sa audition para maging extra party crusher. Tingnan din natin kung anong isinulat mo sa iyong audition Ayan, si Julius ay 25 years old from Quezon City, Information and Technology graduate.
only child lang si Julius at kaya kitang tulungan sa pamamagitan ng tawag or CSR. Aba, tatanungin natin yun later. Pero ito, ang sabi niya dito ay childhood dream niya ang pag-aartista at unang beses sumali sa audition. Uy! Welcome, Julius! Grabe! First time mag-audition, no? Pero alam mo yung itsura ni Julius, parang siya yung mga sumasali sa mga boy band. Oh, yes! Yung formahan eh! Wait nyo lang. Oh. Halika kung... Aba, eh, parang... Kamo, parang kawig! Kawig, ah, no? Ay! Aba! Wait lang, ah! Same vibe sila, oh! Di ba? Same vibe! Yes! Parang Ralph Malimutas! Parehas kayo ni Ralph na talagang childhood dream ang pag-aartista. Pero si Julius, first time mag-audition at dito yun sa Extraordinaryo. Sino nag-push sa'yo, Julius, na mag-audition dito? Mm-hmm. Ever since po, ano, ako talaga, then family. Then actually, marami na rin po pinagpasahan ng mga TV. Pero hindi po ako nakukuha. And this is actually my first time. Yung tumulong po sa akin si Dad Ben po at si Nayang. Pero ngayon, nandito ka na sa Extraordinaryo. Hindi pala next level. Wala pa, mamaya pa next level. Pero ito ha, syempre sinulat niya ito, only child. Ako kasi may kapatid ako, curious ako, Julius, ano ba yung feeling ng only child lang? Sa una po, medyo happy kasi syempre attention natin yung lahat. Saka yung mga gusto mo ng bata, nabibigay. And when you're growing up po, medyo may longing din na magkaroon ng kapatid. So binabalik po na lang po yung sa mga pamangkin ko, sa pinsan. May tanong din ako, ano naman yung mga responsibilidad mo as an only child? Ano yung mga responsibilities? Dito po sa farm ko po ngayon, yung work ko po, nakakatulong na po akong magbayad ng bills namin. At saka yung mga pang-grocery po sa bahay. Kasi po, yung papa ko po hindi naman po permanent yung work. Ibig sabihin, nagtatrabaho ka na ba o na regular? Or talagang nag-audition-audition yes. audition ka? Ah, may regular. Regular. Kasi ito po yung part-time ko. Okay. Ito sa ating mga katropay kasi hindi nila alam ibig sabihin ng CSR. Hindi ko alam yan. Please enlighten Aries. At ating mga katropay. Yes. Hindi din namin alam eh. What is CSR, Julius? Yes. Can you explain? Aries po ba? Ano po, yung CSR po is Customer Service Representative. So, bali, kapag may dalawang types po siya, inbound and outbound. Yung inbound, kayo po yung tatawagan ang customer or yung mga issue. And then yung outbound, ikaw po yung tatawag para i-address yung customer. So ikaw ba ay inbound or outbound? Inbound. Inbound? May ganun-ganun ba? May mga outbound, inbound. Ang alam ko lang, inbound sa basketball eh. Hindi may ganun sa basketball, yung inbound. Meron din pala sa CSR. Kaya pala yung boses niya parang kapag nakikol, modulate. Yes lang. Yeah. Inbound. Maganun talaga. Pero sana maabot mo yung mga dreams mo dito, Julius. Kaya naman maraming salamat. Good luck. Kaya naman, Jana. Join ka na ulit dito sa amin. Let's go. Ayun oh. Si Jana at si Julius. J versus J. Uy, ba't kawakan na lang pampakilig? Pero may tanong sa inyo si Angie. Ah, yeah. Angie. Ayun, may jowa na ba kayo? Uy, bakit? Sige, ituloy na natin yung tanong. Ituloy na natin yung tanong. Jana, single ka ba ngayon o in a relationship? In a relationship. Oh, okay, tapos na. Magda natin niya. Si Julius. Ikaw, Julius. In po, same. In a relationship. Okay, wala na. Okay. Sheena, pardon. Sheena. Pero ang totoong katanungan ay dyan, Julius, ano ang meron ka na wala sa katunggali mo ngayong araw? Mauna ka na, Jana. I think yung meron po ako, is yung dedication ko po sa pag-aartista. Kasi bata pa lang po ako, gusto ko na po talaga to. Kaya po, gagawin ko po lahat para manalo dito ngayon. Ikaw, Julius. Ako po, I think yung meron ako na wala si Janet, passionate po ako sa gusto kong gawin po. I think deserve naman din manalo today, pero kayo na po bahala mga katropay kung sino po yung kukunin yung panalo. Kaya naman maraming salamat, Jana at Julius. Kaya naman nakilala na natin
ang gustong maging extraordinaryo artista. Kaya naman, sino kaya ang papanigan ng ating mga katropa? Huwag kayong aalis dahil magbabalik pa ang nag-iisang Paigaligan! Good luck! Good luck to you!